Hello guys, welcome back to my channel. I'm Dory. Today's vlog guys, gusto ko lang i-share sa inyo ang homily ni Father Joel Jomarsos Pigatus. Credit sa kanya kasi galing sa kanya ang homily na to. Napakaganda ng message niya at talagang nagandahan ako at gusto ko talagang i-share sa inyo. It is all about money guys. Money. Pera. Ang palagi nating problema sa buhay ay pera. Ang pera na kung saan nakakagawa tayo ng hindi tama. Natutokso tayong gumawa ng hindi tama para magkaroon tayo ng pera para sa ating pamilya at mabigyan ng good life yung mga anak natin. Na minsan, hindi na natin na-justify kung tama o mali. Kasi sa ating palagay, kung para sa ating pamilya, nagiging tama ang mali, na kung saan mali talaga ito. Ilagay mo sa mabuti. Kung ang pinagkukunan nito ay hindi mabuti, ito ay isa pa rin pagkakamali. Ako guys, personally talaga, ang kadalasan talaga naming pinag-aawayan dati ay pera. Walang katapos ang pera, ang buhay mag-asawa talaga. Ayun talaga yung pangunahing pinag-aawayan. So, sa homily ni Father, makikita natin kung ano ba ang solusyon sa problema natin. At makakapag-isip ka na paano nga kaya, ano ba yung talagang inuuna natin. So, pakinggan po natin yung homily na isishare ko at sana magustuhan nyo. Problema ang pera? Ang pera palaging problema. Kapag mahirap ka, problema mo pera. Kapag mayaman ka, problema mo paano mo mapapanatili ang pera mo. Kapag single ka, problema mo pera pang lakwatsa at pang date. Kapag nag-asawa ka, problema mo pera para sa pamilya mo. Kapag bata ka, problema mo pera pambili ng chichirya. Pag matanda ka, problema mo pera, pambili ng gamot at bitamina. Kapag buhay ka, problema mo pera, pantawid gutom. Kapag patay ka na, problema pa din pera para sa kabaong at palibing. Yan ang panay nating problema sa buhay. Pera, 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 walang kamatayang pera. Hindi pa din nabibigyan ng solusyon ang problemang ito. Alam mo ba ang solusyon? Isa lang ang solusyon. Ito ay ang tiwala natin sa Diyos. Paulit-ulit na sinasabi ng Diyos sa atin, huwag kayong mag-alala. Do not worry, and yet we have not learned this lesson. Kapag nasolusyonan ang problema natin, sino ang pinasasalamatan natin? Di ba ang Diyos? Tayo ay nagpapasalamat sa Diyos. Thanks be to God. Alleluia. Salamat sa Diyos. Wala pa akong nakikitang tao na kapag nagwagi sa kanyang problema ay nagpapasalamat sa pera. Thanks be to money. My problems are solved. Wala. Kasi alam natin that there are one reason that can solve all of our problems. It is God. It is never money. And yet, why do we always keep chasing money? Ito ay dahil sa tukso ng demonyo. This is the trick of the devil.
na sinasabi sa atin, magtiwala tayo sa pera kaysa sa Diyos. Hindi ba ito din ang ginawang temptation ng demonyo kay Jesus? I will give you all the possession, all of the kingdom, kung ikaw ay luluhod sa akin. Pero alam natin na hindi pera ang solusyon sa lahat ng bagay. May nagtatanong sa akin, Father, posible bang mabuhay sa mundo nang walang pera? Posible. Paano? It is possible to live without money if you live like Jesus, with the mind of Jesus, with the heart of Jesus. Kahit hindi ka maganap ng pera, basta magtiwala ka lang sa Diyos, hindi ka papabayaan ng Diyos. The question is, do we trust God more than money? Or do we trust money more than God? Think about it. Thank you for watching, guys. Sana nagustuhan niyo po yung homily. At pag-isipan nyo rin po, think about of it, guys. Kung ano ba talaga, kung tayo ba ay nagtitiwala sa Diyos o nagtitiwala sa pera o mas nagtitiwala tayo sa pera kaysa magtiwala tayo sa Diyos. Think about of it, guys. Kasi totoo nga naman, guys, sabi sa Bible, do not worry, sabi ng Diyos, huwag kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo. Huwag kayong mag-alala kung anong kakainin nyo kinabukasan. Hayaan nyo ang kinabukasan ang mag-alala para sa kanilang sarili. Ayun, guys, hindi talaga ako religyosong tao, pero may pagkakataon na ang bawat sentence sa Biblia ay natatandaan ko, lalo na kung ito ay may kaugnayan sa aking buhay. I hope, guys, you like my video for today. Don't forget to like, subscribe, and comment, and share the and click the bell button and to notify you for my next video. And please don't forget to share also and comments. And thank you for watching. God bless us all and keep safe, everyone. Bye bye.